gitna ng mabilis na paglobo ng bilang ng mga person living with HIV sa bansa, plano ng DOH o Department of Health na mamigay ng tableta na proteksyon daw sa naturang sakit. Sa 2021 daw yan, sisimula ng DOH. Pero paalala ng eksperto, hindi ito basta-basta dapat iniinom. May report si Maki Pulido. Sa Pilipinas ngayon, 35 kaso ng HIV at AIDS ang naire-report sa Department of Health kada oras. Malaking talon kumpara noong taong 2000 kung kailan isang kaso lang ang naire-report ng DOH kada 3 araw. Kaya naman sinasabing ang Pilipinas ang may pinakamabilis na pagtaas ng bilang ng mga kaso sa Asia-Pacific region. Kaya sa taong 2021, balak ng DOH na maging bahagi na ng kanilang HIV-AIDS program ang pamimigay ng HIV Pre-Exposure Prophylaxis Pill o PrEP. Malaki raw ang naitulong ng PrEP sa pagpapababa ng HIV cases sa ibang bansa. Even before the actual exposure, meron na siyang protection. At ito ay sa pamamagitan ng pag-take ng pills. Kung ang person who is at significant risk of getting infection ay on this daily regimen, he has a protection rate of almost 90% from getting the HIV. Meron ng PrEP sa Pilipinas pero mabibili lang ito sa mga piling clinic. Nasa 90% raw ang protection rate nito kontra sa sakit. Pero hindi raw ito basta-basta dapat iniinom at dapat monitored ng doktor. Because there will always be side effects, some form of side effects, no? And it might work to somebody but not to everyone, no? Because baka magkaroon pa ng mga contraindications. So for example, yung mga taong medyo mayroong mga history of kidney diseases, this drug may not be recommended for them. So kailangan talagang ma-assess muna ng doktor. Dagdag ng DOH, kahit umiinom ng PrEP, dapat gumagamit pa rin ng kondom bilang proteksyon sa iba pang sexually transmitted disease. Mahigit 64,000 na ang HIV-AIDS cases sa Pilipinas at sa taya ng DOH, maaari itong lumobo sa halos 200,000 cases sa taong 2025. Maki Pulido, GMA News.